Si Ninyo Mulak, na kilala bilang Child Wonder of the Philippines, ay may tatlong anak. Dalawa dito ay pumasok sa showbiz, sina Sandro at Alonzo. Ating lubos na kilalanin ang mga anak ni Ninyo. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga anak ni Ninyo Mulak. Noong 2023, sa isang panayam, ibinunyag ni Ninyo Mulak na mayroon siyang tatlong anak mula sa tatlong magkakaibang babae. Ang kanyang panganay at kaisa-isang anak na babae ay kasalukuyang bahagi ng US Navy. Ang kanyang mga anak na lalaki na sina Alonzo at Sandro ay parehong sumunod sa kanyang yapak sa pag-arte. Alonzo Mulak. Si Alonzo Andretti T. Mulak ay pinanganak noong February 19, 2010 at siya ay anak ni Ninyo kay Dayan Abby Tupas. Kilala bilang isang masiglang bata, si Alonzo ay unang sumikat sa kanyang pagganap sa iba't ibang teleserye at pelikula. Isa sa kanyang mga pinakasikat na proyekto ay ang pelikulang My Big Bossing, kung saan nakasama niya sina Vic Soto at Riza May Dizon noong 2014. Sa parehong taon, ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-arte sa pelikulang Wang Fam at Beauty and the Bestie, kasama sina Vice Ganda at Coco Martin. Noong 2016, muling pinatunayan ni Alonzo ang kanyang talento sa pelikulang Enteng Kabisote 10 and The Abangers. Isa sa mga highlight na kanyang karera ay ang paglahok niya sa unang season ng Your Face Sounds Familiar Kids noong 2017, kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagganap at pagsasayaw. Bukod sa kanyang mga proyekto, si Alonzo ay nakatanggap din ng pagkilala para sa kanyang husay sa pag-arte. Noong 2016, siya ay ginawaran ng Best Child Performer for Film para sa Beauty and the Bestie sa 2nd Alta Media Icon Awards. Ngayon, ang dating cute na batang aktor na si Alonzo ay isa ng ganap na binata. Siya ay kasalukuyang grade 8 student sa LaSalle Green Hills. Sa kanyang Instagram account, madalas siyang mag-post ng mga larawan na tinatawag niyang Proof of Life, kung saan makikita kanyang mga kaganapan at interes sa buhay. Sa isang interview, ipinahayag ni Alonzo na thankful siya na hindi niya namana ang cute na height ng kanyang ama na si Ninyo at ipinahayag niyang mahalaga sa kanya ang pagiging matangkad, lalo na't nais niyang subukan ng iba't ibang genre sa pag-arte kabilang ang action. Sa edad na 14, focus muna si Alonzo sa kanyang pag-aaral. Nagsisimula na rin siyang mag-gym at palakasin ang kanyang katawan. Proud na ibinahagi ni Alonzo na nag-e-enjoy siya sa pagiging isang binata at sa kanyang personal na paglago. Hindi naman isinasara ni Alonzo ang pinto sa muling pagpasok sa showbiz. Ayon sa kanya, handa siya sakaling may mag-alok ng proyekto, lalo na kung ito ay may temang action na nais niyang subukan. Ngunit hindi rin naman niya tatanggihan ang mga comedy projects na magbibigay daan para maipakita ang kanyang galing sa pagpapatawa kung saan din nakilala ang kanyang ama na si Ninyo. Napapanood ni Alonzo ang mga pelikula ng kanyang ama, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang kasikatan nito hanggang sa siya mismo ay pumasok sa industriya. Ayon sa kanya, tinulungan siya ng kanyang ama sa pagbabasa ng script at pag-arte at pinaalalahanan siya tungkol sa tamang pakikitungo sa mga tao at laging maging mapagkumbaba at mabait. Bilang ama, si Ninyo ay mapagmahal at maalaga at hindi nang iiwan, lalo na sa oras ng problema. Ayon kay Alonzo, ang mindset ng kanyang ama ay laging may solusyon sa mga problema. Thankful si Alonzo sa mga payo ng kanyang ama pagdating sa buhay at showbiz at malaking tulong ang mga gabay nito para sa kanyang personal na paglago at sa kanyang hinaharap sa industriya ng entertainment. Bukas din si Alonzo sa posibilidad na magkaroon ng love team sa showbiz na isang mahalagang aspeto sa karera ng mga young stars sa industriya. Sa kanyang Instagram, makikita ang malaking pagbabago sa kanyang physical looks mula sa pagiging isang bibo child actor noon. Hilig din ni Alonzo ang pagta-travel kasama ang pamilya at mga kaibigan na nagiging oportunidad para sa kanya na matuto at mag-enjoy. Maraming fans ang umaasa at nag-aabang sa pagbabalik showbiz ng future heartthrob na si Alonzo. Sandro Mulak. Si Alessandro Martino Sandro Milliari Mulak ang pinakamatandang anak na lalaki ni Ninyo mula sa kanyang dating partner na si Edith Milliari. Ipinanganak si Sandro noong June 14, 2003 at sa kabila ng kanyang kabataan, agad niyang ipinakita ang kanyang malalim na karanasan sa pag-arte at iba pang talento na maaaring magdala sa kanya sa tagumpay. Nagsimula si Sandro bilang isang theater actor noong siya ay 13 years old pa lamang. Sa murang edad na ito, ipinamalas niya kanyang husay sa pag-arte na agad napansin ng publiko.
Sa hindi nagtagal, lumitaw din ang kanyang talento sa pagkanta, pagsayaw at pagtugtog ng gitara na nagpapakita ng kanyang pagiging multi-talented. Ang kanyang kakayahan sa iba't ibang larangan ng sining ay nagbigay daan sa kanya upang makilala bilang isang promising na artista sa industriya ng showbiz. Higit pa sa pag-arte, si Sandro ay isang sports enthusiast, partikular sa basketball. Mahilig din siyang mag-scuba diving, isang libangan na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Nakuha ni Sandro ang kanyang diving license sa kanyang 14th birthday, isang patunay na kanyang dedikasyon sa aktibidad na ito. Ang bonding moments nila ng kanyang ama ay kadalasang nagaganap sa ilalim ng dagat kung saan nag-e-enjoy sila sa kagandahan ng karagatan. Kilala si Sandro sa kanyang pag-aalaga sa sarili at ito ay makikita sa kanyang mga modeling stints. Ang kanyang pag-aalaga sa sarili at pagiging presentable ay nagdadagdag sa kanyang appeal bilang isang public figure. Noong siya ay nagtapos sa senior high school at ipinagdiwang ang kanyang 19th birthday, isang espesyal na regalo ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Binigyan siya ni Nino ng isang brand new SUV bilang simbolo ng suporta at pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang mga pangarap. Sa kanyang opisyal na pagpasok sa showbiz, si Sandro ay naging bahagi ng Kapuso Network bilang isang sparkle artist. Una siyang napanood sa seryeng Agimat ng Agila noong 2022. Ipinakita niya kanyang talento sa pag-arte sa iba't ibang proyekto tulad ng Pipito Manaloto ang unang kwento, Dagdag Sahod noong 2022, Manopo Legacy The Flower Sisters noong 2022, Regal Studio Presents The Thin Line Between noong 2021 at Black Rider ngayong taon. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong June 2024, ibinahagi ni Sandro ang kanyang natatanging kwento sa pagpasok sa showbiz. Hindi ginamit ni Sandro ang apelido ng kanyang pamilya sa unang pagkakataon na siya nag-audition sa Sparkle. Isinantabi niya ang kanyang apelido upang mapatunayan na kaya niyang pumasok sa industriya gamit ang sarili niyang kakayahan at talento. Ang desisyong ito ay bunga ng kanyang hangarin na makilala, hindi lamang bilang isang mulak, kundi bilang si Sandro na may sariling identity at husay. Matapos ang mga pagsubok sa Sparkle, mas kumpiyansa na si Sandro ngayon sa paggamit ng apelido ng kanyang ama. Samantala, isang nakakagulat na balita ang kumakalat kamakailan na may kinalaman kay Sandro. Sa kanyang mga Instagram stories, nag-post siya ng mga cryptic messages na naging dahilan ng iba't ibang espekulasyon at usap-usapan sa social media. Isa sa mga post niya ay isang wary face emoji na nagpapahiwatig ng pagod o mabigat na nararamdaman. Ang isa pang post ay isang quote card na original na isinulat ni Jonalyn San Diego. Ang mensahe sa quote card ay may kinalaman sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang mga post na ito ay nagbukas ng usapin tungkol sa kung ano ang tunay na nararamdaman ni Sandro sa mga oras na yon. Marami ang nagtatanong kung may kinalaman ito sa kanyang personal na buhay o sa kanyang karera. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang interpretasyon sa mga post ni Sandro. Nino's enduring love and support for his children amidst controversies and challenges. Bagamat magkakaibang ina ang kanilang mga magulang, nagagawa pa rin maging malapit ni Sandro at Alonzo sa isa't isa. Sinabi ni Sandro na tila mas malapit siya kay Alonzo sa kanilang ama na mula nang ipinanganak si Alonzo ay laging kasama na nito. Sa kabilang banda, inamin ni Nino na matagal bago niya nakilala si Sandro. Bilang isang cool at responsabling ama, si Nino ay kilala rin sa kanyang mga bonding activities kasama ang kanyang mga anak. Ang ilan sa kanilang mga paboritong gawin ay ang scuba diving, paglalaro ng billiards at badminton, at panunood ng mga pelikula. Ngunit sa kabila ng matagumpay na karera at negosyo ni Nino, isang malaking usap-usapan ngayon ang namumuo sa mundo ng entertainment. Isang blind item ang nagdala ng matinding kontrobersya na naglalaman umano ng mga detalye ng pang-aabuso sa isang baguhang aktor. Mabilis na kumalat ang pangalan ni Sandro sa social media. At marami ang nag-uugnay sa kanya bilang posibleng biktima ng insidenteng ito. Lalong lumakas ang usap-usapan na mag-post si Sandro ng isang sad face emoji at quote na may kinalaman sa pagiging helpless na tila nagpapakita ng kanyang kalagayan. Nang sumunod na araw, nagkaroon ng cryptic post si Nino sa kanyang Facebook page na tila may kinalaman din sa issue. Ang nakasulat sa kanyang FB status ay, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Ang post na ito ay nagpataas pa ng intriga sa publiko at nagbigay ng senyales na ang pamilyang mulak ay hindi magdadalawang isip na ipaglaban ang kanilang pamilya at reputasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!